Wala pang gagawing pagsasara sa Guadalupe Bridge sa Makati City ngayong taon. Ito ang tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sa naunang pahayag ng Department of Public Works and Highways o DPWH, bago matapos ang 2024 ay masisimulan ang rehabilitasyon ng naturang tulay. Pero ayon sa MMDA, sa January 2025 pa lang maia-award ng DPWH ang kontrata at doon din masisimulan ang paglalagay ng temporary bridge sa magkabilang gilid ng tulay. Aabuti ng 10 buwan ang paglalagay ng temporary bridge, kaya sa October 2025 pa, posibleng masimulan ang talagang rehabilitasyon ng Guadalupe Bridge. Kapag nasimulan ang rehabilitasyon, outer lane lamang ang isasara sa mga motorista. Hindi maaapektuhan ang EDSA busway at ilan pang lane ng tulay. Hanggat hindi po nagagawa itong temporary bridge, wala pong pagsasarang gagawin. So yung inner lanes ng EDSA Guadalupe, hindi po maapektuhan. Inaasahan namang aabutin ng mahigit isang taon ang gagawing rehabilitasyon. Nakalagay daw po yan sa kanilang terms of reference na once isinara, kailangan pong mabuksan within 17 months. So in effect, more or less 17 months ang construction po noong outer lanes nitong Guadalupe Bridge. Inaasahan na magdudulot ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan ang rehabilitasyon. Pangunahing maaapektuhan nito ang southbound at northbound ng EDSA, pati na ang JP Rizal sa ilalim ng tulay. Ayon sa MMDA, kailangan itong gawin dahil meron ng nakikitang mga bitak sa tulay at posibleng hindi na ito kayanin kapag tumama ang malakas na lindol. Meron na rin pong ilang cracks. So talaga pong medyo priority po talaga ito na ma-rehabilitate in preparation for the big one. Ang rehabilitasyon ng Guadalupe Bridge ay iprinisenta ng National Economic and Development Authority o NEDA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at inaprubahan niya ito para sa layuning mapatibay at kayanin ang magnitude 8 na lindol. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.